Magandang araw mga kakusina, welcome back po ulit sa aking channel. Ngayong araw po, magbababad tayo ng daing na pangus. Ayan po, lalagyan lang po natin siya ng suka. Ayan po yung ating suka, may sili. Ayan po yung aking ginawang sausawan. Yan po ang ibababad ko para malasang malasa po yung ating bangus. Lalagyan po natin siya ng maraming bawang. Yan ang bawang. Unlimited bawang ang ating inilagay. Then, lagyan po natin ng salt. Siyempre, para po malasa. Then, lagyan po natin ng magic syrup. Ganyan po ako nagbabad ng daing na bangus. Nilalagyan ko po ng konting magic syrup para malasang malasa. So, ayan, ibababad lang po natin yung ating bangus para po pagprito natin malasang malasa na po siya. At syempre, lalagyan po natin ng paminta. Hindi po mawawala yung paminta. Kahit po may paminta na yung aking suka, linalagyan ko pa rin po yan ng paminta. Ibabad ko lang po siya ng mga 2 oras dahil maaga pa naman po para magluto. So, aantayin ko po ng 2 oras para po absorb niya na yung kanyang suka at saka syempre yung ating inilagay na magic syrup at paminta. So, antayin niyo lang po yan at may masarap na naman po tayong ulam ngayong gabi. Pinalangoy ko na siya sa ating suka. Ayan po yung ating suka. Para mababad po yung kanyang meat. Yan yung laman niya po para mababa doon sa suka. So, pinalangoy na po natin sa suka. Nilagyan ko po siya ng plastic. Ayan, no? At ilalagay ko po sa ref. Abang nag-aantay na ma-marinate natin yung ating daing na bangus. After 2 hours na naibabad natin yung ating bangus, ito na po siya. Wow, ang bango po nung suka na may sili. Ayan na po siya at ready na po para iprito. Magpainit na tayo ng mantika para sa ating daing na bangus. Ayan po. Antayin lang po natin na mainit yung ating mantika para po hindi dumikit yung ating daing na bangus kapag iprinito natin. Wait lang po natin na mainit na po yung ating mantika. Ayan po, makikita nyo umuusok-usok na yung ating mantika. So, kailangan hinaan po natin yung apoy muna bago natin ilagay yung bangus para hindi po siya gaanong matilansik. Hininaan na po natin yung ating apoy. Ngayon po ilalagay na natin yung ating daing na bangus. Ilagay po natin yung bawang para mabango yung ating bangus. Yung pinagbabaran po natin na bawang. Check na natin yung ating daing na bangus. Pinakpan po natin kasi matilansik yung mantika. Ayan po, balik ka rin na natin. Kapag bangus po talaga yung piniprito, matilansik masyado. So, takpan po ulit natin. Check na po ulit natin kung luto na yung ating bangus. Daing na bangus. Ayan. Sobrang na-miss ko po ang daing na bangus. Kaya ayan, nagluto po tayo.
So, tingnan po natin kung okay na siya. Ayan, pulot po na. So, hanguin na po natin. Ayan po, hindi siya dumikit sa ating kawali. Wait lang po. At kukunin ko yung ating pinggan. Naihanda ko na po yung ating paglalagyan ng daing na bangus. Ayan po. May masarap na po tayong ulam. Ito na po yung ating daing na bangus. Napakaganda po ng pagkakaprito natin dahil hindi po siya dumikit sa kawali. At syempre po kapag may daing na bangus, mayroon din po tayong inihandang sausawan, kamatis with sibuyas, at syempre po yung ating soy sauce with sili at kalamansi. So ayan po, sana nagustuhan nyo ang aking recipe ngayong araw. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, like, and share po. At kung bago rin po kayo sa aking page, pakipollow na rin po ng aking Facebook page, Lorna TV. At syempre po ang aking Lorna TV Cares and Lorna's Kitchen. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.